Sir, mataas kasi yung BP ko at sabi nung kapitbahay ko, uminom daw ako ng metoprolol kasi yun yung nireseta ng doktor niya sa kanya at effective naman daw. Doktor po ba yung kapitbahay niyo? Ay, hindi naman. Ganito kasi yan, Juanito, hindi palibhasa safe and effective ang isang gamot sa kapitbahay mo, eh magiging gano'n na din ang epekto nito sa'yo. Let me explain. Hindi ka dapat basta-basta umiinom ng mga gamot, lalo na yung mga prescription medicines na kailangan inireseta ng isang doktor. Kasi maraming kailangan i-consider na factors ang mga doktor bago sila magreseta ng isang gamot sa iyo. Tulad ng ang iyong edad, yung body size at timbang mo. Kung may iba ka pa bang gamot na ginagamit, o kaya kung may iba ka pa bang sakit. Mahilig ka bang manigarilyo o uminom ng alak, o kung may mga allergy ka sa gamot. Juanito, ilan lamang ito sa mga bagay na pwedeng makaapekto sa effect ng isang gamot sa isang tao. Kaya minsan magtataka ka, bakit effective itong gamot na ito sa kanya pero sa akin hindi? Ito'y dahil magkakaiba tayo ng mga katangian. Ang pagpili ng gamot ay parang pag-date ng isang exam, bawal mangopya. Aside sa quizzes and exams, ano pa nagpapakabog sa puso ng isang estudyante? Pag nakita ko yung crush ko sa kabilang section, ngarot mo, titirisin na kita dahil. I'm talking about recitations. Well, wala ka naman dapat ikatakot kung nag-advance reading ka. Ang problema nga lang, hindi tayo ganon. Kaya naman kapag nagtanong si sir, dito sa structure ng amoxicillin, alin ang responsible for its broad spectrum antibacterial activity? Anyone? Look, bahala ka dyan. Uy, wag ako. Diba alam mo yung sagot? Sagutin mo na. Hala, ikaw yung tapuan natin. Sir, may I go out? At kapag walang gusto sumagot, walang gusto mag-volunteer, gamitin natin index card niyo, magtawag tayo. Ayun, Mr. Larga. Paktay na. Sir, pwedeng gumamit ng lifeline, pwedeng call a friend. Pero pag sinabi ni sir ang magic word. O sige na, may plus 20 sa finals kung sino man makakasagot. Plus 20 daw? Sir, I volunteer. Mga GC, hindi naman sila yung tinatanong. Sir, alam ko na yung sagot. Umiinom ka ba or may kakilala kang umiinom ng mga gamot na ito? Ito ang mga pagkain hindi mo dapat isabay o limitahan ng pagkain habang nagtitake ka ng mga gamot na ito. Let me explain. Minabili. Huwag mo isasabay ang pag-inom ng mga antibiotics sa mga pagkain rich in calcium, tulad ng gatas at cheese. Pwede kasing mag-bind o dumikit yung mga antibiotics sa calcium na makikita sa gatas and cheese, forming a substance na hindi kayang tunawin ng ating katawan. Ito yung nagiging dahilan kung bakit hindi nagiging maayos na na-absorb ng katawan natin yung gamot, kaya naman naapektuhan yung antibacterial effect nito. Umiinom ka ba ng Losartan at mahilig ka rin kumain ng saging? Isa sa mga side effects ng Losartan at Captopril ay hyperkalemia. Ito yung pagtaas ng level ng potassium sa dugo natin. At kung sasabayan mo pa ito ng labis na pag-consume ng mga pagkaing rich in potassium tulad ng saging, baka naman tumaas masyado yung potassium mo. At maging sanhi ito ng pagkakaroon mo ng irregular na pagtibok ng puso. Pwede ka pa rin naman kumain ito, wag lang sobra-sobra. Tuwing nagre-reset ang mga doktor, kadalasan nilang sinusulot ang kumpletong pangalan ng gamot para mas maintindihan ng mga pasyente. Pero, may iilan pa rin ako na encounter na nakasulot ay chemical formula ng gamot. Tulad ng mga ito. Pero don't worry, I got you. Let me explain. Ang una ay FeSO4. Ang ibig sabihin nito ay ferrosulfate na madalas ginagamit para sa iron deficiency anemia. Ang CaCO3 naman ay calcium carbonate na madalas ginagamit ng mga buntis at matatanda pampatibay ng buto. NaHCO3. Ito naman ay sodium bicarbonate. Isang uri ng antacid na ginagamit para sa heartburn or indigestion. Hanggang sa gamot may asa. Ang ibig sabihin nito ay acetyl salicylic acid o mas kilala natin bilang aspirin. Aside sa pagiging isang pain reliever, ginagamit din ito para maiwasan magkaroon ng heart attack. At ang NAC, ito naman ay N-acetyl cysteine, isang gamot na ginagamit pantanggal ng plema. Nahihirapan ka bang uminom ng gamot? Dahil malaki yung tableta? O kaya hindi maganda yung lasa ng gamot? Here are some tips para mas mabilis mong mainom yung mga gamot mo. Let me explain. Before drinking your tablets and capsules, make sure na basahin nyo muna yung lalamunan nyo with water para maiwasang maging dry yung lalamunan mo. Make sure to drink a lot of water when taking your medicine para diretso sa tiyan. Huwag naman yung parang sumitrip ka lang ng konting tubig kasi may tendency na baka bumara pa siya dito. Kung sobrang malaki naman yung size ng tableta, meron namang ilang tableta na pwede mong hatiin into smaller pieces para mas mabilis mo silang mainom. Oops! Pero ask your pharmacist before doing so. Pwede mo rin isabay yung tableta mo sa applesauce or pudding. Dahil sa soft yung texture ng mga pagkain ito, mas mabilis mong malulunok yung mga gamot mo. Pwede mo rin naman isabay sa mga juice at saka gatas yung mga suspensions na mapait ang lasa. Pwede ka rin mag-suck ng yelo para maging manhid yung taste buds mo. Pero kung natural na manhid ka na at wala ka ng pakiramdam, di mo na ata kailangan yun eh. Kuya, meron po ba kayong betadine? Meron po, eto, betadine. Ay, wala kayo nung green? Let me explain this to you, Junjun. Para sa iyong kaalaman, ang tawag dito ay povidone iodine. At ang betadine naman ay isang brand ng povidone iodine. Madalas na nakikilala natin ang mga gamot by their brand names and not by their generic names. Eto pa ang ilang halimbawa. Anong tawag mo doon sa gamot na iniinom mo para hindi ka mahilo kapag nagbabiyahe ka? E di bonamine. Pero alam mo ba na ang generic name ng bonamine ay meclizine?
At ang boost ko pa naman ay hyoscine and butyl bromide. Ang paborito ng lahat, ang Farex. Ang generic name nito ay vitamin B1, B6, at B12. Also known as vitamin B complex. Mahalaga malaman mo ang mga generic names ng mga gamot na iniinom mo. Dahil sa ganitong paraan, may iwasan mong makainom ng dalawang gamot with different brands pero iisa lang naman yung laman na gamot na pwede makasama sa'yo kapag nainom mo ng sabay. Kailan ba ang the best time para uminom ng mga multivitamins tulad ng mga ito? At bakit nga ba naninilaw yung ihi mo tuwing umiinom ka ng mga multivitamins? Let me explain. Kung napansin mong nanilaw ang ihi mo after taking multivitamins, check mo yung label ng gamot kung merong vitamin B at vitamin C. Dahil ang mga ito ay mga water-soluble vitamins. Ang sobrang water-soluble vitamins na hindi na kayang i-absorb ng ating katawan ay sumasama or napupunta sa ating ihi na nagiging dahilan kung bakit ito naninilaw. Pagdating naman sa oras ng pag-inom ng mga multivitamins, pwede mo itong inumin anumang oras, pero ito ang dapat mong tandaan. Hanggat maaari, iwasan mong pagsabayin ang pag-inom ng higit sa isang klase ng multivitamins. Although rare o bihira mangyari, possible pa rin na magkaroon ng vitamin overdose, lalo na if you're taking high doses ng vitamins. Especially yung mga fat-soluble vitamins. Dahil unlike water-soluble vitamins, ang mga fat-soluble vitamins ay naiipon sa katawan natin. And remember, the dose makes the poison. Maliban sa pagiging mura ang presyo, paano mo nasasabing generic ang isang gamot? Let me explain. Dito sa dalawang box ng trimetazidine, alin sa tingin nyo ang branded? Kunyari hindi obvious. Edi si Brand X. Masasabi natin branded ang isang gamot kapag meron siyang brand name. Tingnan nyo! Oh, beauty blogger! Tandaan ninyo na yung naka-enclose sa box, yun yung generic name, samantalang yung nasa ibaba nito, yun naman yung brand name. At ang mga gamot na walang brand name pero may generic name, sila yung mga generic na gamot. Nagkakaiba lang sila sa presyo dahil ang mga branded na gamot ay may patent. Ito'y para maprotektahan at hindi makopya yung brand ng gamot. Pwede din dahil sa research at saka marketing kaya siya nagmamahal. Tapos magkaiba pa ng manufacturer. Pero huwag ka mag-alala, parehas lamang ang generic sa branded na gamot. Tulad nito, parehas na trimetazidine, 35 mg na modified release tablet din. So in conclusion, wala namang masama kung iinom ka ng generic na gamot. Pero kung gusto mo yung branded, go lang, ikaw naman magbabayad niyan. Ito ang ilan sa mga over-the-counter medicine na pwede makatulong sa mga taong paminsan ay hirap makatulog. Paalala, ang mga sumusunod na gamot ay pansamantalang solusyon lamang at hindi dapat gamitin para sa chronic insomnia. Let me explain. Madalas na ginagamit ang mga antihistamines na pampatulog dahil sa side effect nito na drowsiness o pagkaantok. Pero, ginagamit lamang ito sa maiksing panahon dahil pwede ito mag-cause ng tolerance. Kung saan habang tumatagal ang paggamit mo sa mga gamot na ito, nawawala na siya ng bisa bilang isang pampatulog. Kaya hindi ito ginagamit for chronic insomnia. Ang melatonin naman ay isang hormone na pinoproduce ng ating katawan bilang senyales na kailangan na nating matulog. It can make us feel relaxed para mas mabilis tayo makatulog. Nakakatulong ito lalo na kung may pagbabago sa body clock mo. Available siya sa market bilang isang food supplement. Pero kung ayaw mo namang uminom ng mga gamot, pwede mong subukan ang mga ito. Maraming pwedeng dahilan kung bakit nahihirapan tayo matulog. Mas maganda magpakonsulta sa isang doktor para malaman ang sanhi nito. Ang pigsa o boils ay isang uri ng infection sa balat, specifically sa ating hair follicles, sanhi ng isang bacteria. Ito'y mapula, namamaga, mainit kapag hinawakan mo at masakit. Ito ang mga bagay na pwede mong gawin para gumaling ito, lalo na kung hindi ka makapunta sa isang doktor. Dito ako dati nagkapigsa o. Anyway, let me explain. Kung sobrang masakit yung pigsa at nilalagnat ka pa, pwede kang uminom ng paracetamol or ibuprofen para mawala ito. Kung may pus or nana ang pigsa mo, huwag mo itong titirisin. Mas mainam na gamitan mo ito ng warm compress. Sa ganitong paraan, mababawasan yung pamamaga at kirot ng pigsa mo. Gawin mo ito for 20 minutes, 3 beses sa isang araw at mapapansin mo na kusang lumalabas yung nana. At sa oras na magsimulang lumabas na ang nana, ugaliin mong linisan ito with an antibacterial soap at rubbing alcohol. Makakatulong ito para hindi na ma-infect ang iyong sugat. At kung hindi pa rin gumagaling ang pigsa mo, mas mainam na magpakonsulta na sa isang doktor para mabigyan ka ng antibiotic. Madalas tayong gumagamit ng mga over-the-counter medicines. Pero minsan nakakalimutan natin or hindi natin alam kung paano dapat inumin ito. So just in case na nakalimutan mo, I'm here to help you. Paano ba dapat inumin ang mga to? Let me explain. Alam mo ba kapag may diarrhea ka, dapat 2 tablets or 4 mg agad ng loperamide ang iniinom mo? Ito'y para magkaroon ng mas mabilis at pangmatagalang epekto ang gamot. E paano kung natayo ulit ako kahit uminom na ako ng 4 mg? Tuwing magkakaroon ka ng matubig at hindi buong pupo, kailangan mo ulit mag-take ng isang tableta or 2 mg ng loperamide. Basta sa loob ng isang araw hanggang 16 mg or 8 capsules lamang ng loperamide ang pwede mong inumin. Ang meclizine naman, yung gamot na iniinom mo para hindi ka mahilo. Dapat mag-take ka ng 1 tablet isang oras bago yung lakad mo. Ito'y para may enough time yung katawan mo na ma-absorb yung gamot. E paano kung 16 hours yung biyahe ko, ilang tableta ang kailangan kong inumin? Alam mo ba na ang epekto ng isang buong tableta ng meclizine can last up to 24 hours or isang buong araw? Nabili akong gamot, pero bakit ganon? Ang binibili ko, losartan potassium, pero ang binigay sa akin, losartan lamang, walang potassium. Parehas lang ba yun? Don't worry, parehas lamang sila. Let me explain. Sa tingin mo walang potassium? Tingnan natin yung formulation.
Ayun oh, losartan potassium siya. Tandaan mo na sa gamot na ito, ang responsible kung bakit bumababa yung blood pressure mo ay yung losartan. Eh bakit pa may potassium? Hindi kasi mabilis ma-dissolve ang losartan alone sa katawan natin. Kaya para maayos na ma-dissolve ang losartan sa katawan natin, kailangan siyang i-combine with the salt such as potassium. At ang kakalabasan nito ay yung salt form na losartan, which is losartan potassium. Madali itong ma-dissolve sa ating katawan kaya mas mabilis na ma-absorb ang gamot, therefore increasing its effect. Ang iba pang examples ng salts ay hydrochloride, malate, besilate, at marami pang iba, but remember, walang therapeutic use ang mga salt na ito. Kaya huwag ka kaagad magagalit sa pharmacist mo. Tanong mo muna, naka-salt form ba ito ng losartan? Madali ka bang tamaan ng mga sakit tulad ng ubo at sipon? O kaya lagi kang matamlay at nanghihina? Alam mo ba na ilan ito sa mga senyales na baka meron kang mababang resistensya o immune system? Kaya naman maliban sa pag-inom ng mga vitamins at food supplements, paano mo pa ba mapapalakas yung resistensya mo? Let me explain. Isa ang pagkakaroon ng balancing diet sa mga paraan upang mapalakas natin ang ating resistensya. Eh ano-ano ba yung mga dapat natin kainin upang mapalakas natin yung ating resistensya? Kumain ka ng mga pagkaing mayaman sa protina tulad ng chicken, itlog, at saka isda. Ang proteins o protina ay isa sa mga kailangan ng ating katawan upang makagawa ito ng mga antibodies na siya namang lumalaban sa mga sakit. Nakakatulong din ito sa pagsasaayos ng mga cells at tissue na maaaring nasira sanhi ng pagkakasakit. At ngayong panahon ng pandemya, importante ang pagkonsumo ng mga pagkaing rich in vitamin C o mas kilala bilang ascorbic acid. Pwede natin ito makuha sa mga prutas tulad ng bayabas, papaya, orange, at dalandan. Pinapalakas nito yung ating resistensya para malabanan natin yung mga virus tulad ng coronavirus. At bilang isang antioxidant, nakakatulong ito para protektahan ng ating katawan laban sa mga free radicals na maaaring makasira sa ating katawan. Mahalaga ang vitamin C sa collagen production para mapanatiling healthy ang ating skin. Ang vitamin B naman ay tumutulong upang mapanatiling malusog ang ating pangangatawan at makatanggal ng stress. At alam mo ba na ang rice bran o the rack ng unpolished rice o mas kilala bilang brown rice ay nagtataglay ng iba't ibang uri ng vitamin B? Masustansya din sa vitamin B ang mga pagkain tulad ng isda, karne, at mga green and yellow vegetables. Masustansya ang pagkain ng mga gulay at prutas sa iba't ibang nutrients, lalo na kung isasabay mo pa ito sa pagkain ng brown rice. Importante ang pagkakaroon ng malakas na resistensya lalo na ngayong panahon ng pandemya, kaya huwag mong papabayaan yung sarili mo at ingat ka lagi! Tuwing nagre-reset ang mga doktor, kadalasan nilang sinusulot ang kumpletong pangalan ng gamot para mas maintindihan ng mga pasyente. Pero, may ilan pa rin ako na-encounter na nakasulat ay chemical formula ng gamot. Tulad ng mga ito. Pero don't worry, I got you. Let me explain. Ang una ay FeSO4. Ang ibig sabihin nito ay ferrosulfate na madalas ginagamit para sa iron deficiency anemia. Ang CaCO3 naman ay calcium carbonate na madalas ginagamit ng mga buntis at matatanda, pampatibay ng buto. NaHCO3. Ito naman ay sodium bicarbonate. Isang uri ng antacid na ginagamit para sa heartburn or indigestion. Hanggang sa gamot may asa. Ang ibig sabihin nito ay acetyl salicylic acid o mas kilala natin bilang aspirin. Aside sa pagiging isang pain reliever, ginagamit din ito para maiwasan magkaroon ng heart attack. At ang NAC? Ito naman ay N-acetylcysteine, isang gamot na ginagamit pantanggal ng plema. Hi, good morning! May dexamethasone ba kayo? Balita ko kasi sa TV, nakakagamot daw siya sa COVID. May COVID ka? Ay, wala naman, pero nag-iingat lang. Diyos ko, kinabahan naman ako sa inyo, sir. But let me explain this to you, Mr. Corona. Pinapag-aralan pa lamang po ang effectiveness ng dexamethasone laban sa COVID. Hindi pa po siya approved na gamot para sa COVID. Ang dexamethasone po ay isang steroid at hindi na rin po ito isang bagong gamot. At maging dito sa Pilipinas, isa din ito sa mga gamot na ginagamit para sa mga pasyenteng may COVID-19. At ayon sa mga pag-aaral, ang dexamethasone po ay effective lamang sa mga pasyenteng may seryoso at critical na kondisyon ng COVID-19. Makinig po ng mabuti ha! Ang dexamethasone po ay hindi isang vaccine. Hindi po ito isang antiviral na kayang pumatay ng virus. At mas lalong hindi mo dapat siya gamitin para hindi ka magka-COVID. Because it doesn't work that way. Kaya hindi mo kailangang mag-hoard nito, and besides, kailangan mo ng reseta para makabili nito. Ano bang dapat mong gawin kung nakaligtaan mong uminom ng gamot mo? Dapat mo pa ba itong inumin? O hindi na? Well, let me explain. Depende kasi ito sa iniinom mong gamot. Halimbawa na lang sa pag-inom ng mga antibiotics. Kung every 8 hours kang umiinom ng gamot at nakalimutan mong uminom ng isang dose ng gamot, pwede mo pang inumin yung gamot mo kung 2 or 3 oras pa lang naman yung lumilipas. Pero kung higit na sa 3 oras ang lumipas, huwag mo nang inumin yung nakalimutan mong dose ng gamot at hintayin mo na lamang yung susunod na oras na kailangan mong uminom ng gamot. At tandaan mo na hindi mo na kailangan doblehin yung gamot na iinumin mo. Baka makaranas ka ng mga side effects. Pero mga moms, kung 2 beses o isang buong araw na kayong walang iniinom na antibiotic, magandang kausapin mo muna ulit yung doktor mo para siya makapag-decide kung kailangan mong ituloy, itigil o ulitin ang pag-inom ng antibiotic mo. Huwag mong babaliwalain ang mga ganitong bagay dahil malaki ang impluwensya nito sa ating mabilis na pagaling.